naman. Tapos na po yung sa micro and macro. Next ko na po is yung last na lang. Maiksi na lang po yun, scarcity and choice lang po. Oh, so ito guys, no, idadagdagan ko, tama naman yung pinaliwanag ni Press regarding microeconomics and macroeconomics. Now, pag sinabi nating microeconomics kasi, ang pinag-uusapan natin dyan, yung mga kumpanya, specifically, kamukha ng ABS-CBN, kamukha ng TV5, kamukha ng San Miguel Beer Corporation, yan ang pinag-uusapan pagdating sa microeconomics, kung how they contribute doon sa ating economy. Alright? Yan ang particularly, kaya micro, yun doon lang nakafocus yan. Right? Kaya nga, wala kasi akong blackboard na ano eh. Kaya nga, pag i-diagram natin yan, mag-imagine kayo ng dalawang circle, yung isang circle household, yung isang circle firm. Tapos makikita ninyo, may arrow, yung firm papuntang household, tapos yung isang arrow from household to firm. Right? So, makikita, ganito mangyayari yan. Yung household na sinasabi ko, doon lahat manggagaling ang mga factors of production. Land, labor, and the capital. Doon lahat manggagaling yan. So, bakit? Ang firm, kamukha natin, kamukha ng, let us say, San Miguel Beer Corporation. Yung San Miguel Beer Corporation, they need a land to rent. So, saan sila kukuha? Sa household. So, yung household, they will provide, the household will provide the land to the firm, and the firm will make payment in terms of rent dun sa household. Yung household kasi ang owners ng resources, na sinasabi ko. Yung household, ang tatay yung owner of resources. So, yung household na yon magpo-provide ng land doon sa San Miguel Beer Corporation so that they can rent. Then, labor. The household, no, will also provide labor to the San Miguel Beer Corporation, and the San Miguel Beer Corporation will pay in return in terms of salary and wages. Then, the household will also provide what we call as capital, no? Kasi yung household, yan na tumatayo dyan, ano? Lahat na yan, ng resources. The household will provide capital to San Miguel Beer Corporation, and San Miguel Beer Corporation will pay in return the interest of the capital they borrowed from a certain bank. Alright? Kaya sinasabi ko, land, labor, capital, dyan lahat sa household. Land, na pag-aari ng mga landlord. Labor, na pag-aari ng mga agencies, no? Capital, na pag-aari ng mga banks, mga private or public commercial banks. So, yun sinasabi ko sa microeconomics. At tinitignan natin doon, what is their relationship? Especially doon sa consumer's behavior. Pinag-aaralan sa microeconomics yung consumer behavior in terms of demand. Kasi the foundation of demand is considered to be as the consumer's behavior. Without the consumer's behavior, there will be no demand. Alright, so yan ang pinag-aaralan dyan under microeconomics. Alright, so kaya nga, di ba nabanggit ko, sa inyo ko ba nabanggit yung kaya nga si President Rodrigo Duterte, nung nakaraang administration niya, binuhay niya ang Philippine Competition Commission upang buwagin ang monopoly at oligopoly sa Pilipinas. No? That is an issue regarding microeconomics. Alright? O, kamukha ng mga oil cartel dati. Oil cartel. That is an issue regarding microeconomics. Yung Shell, Caltex, Petron. No? Na nagko-control at nagmamanipulate sa oil prices. That's an issue regarding microeconomics. No? Yan yung mga yan. Yung kamukha ng issue regarding Globe, Smart, no? Yung mga yan. Microeconomics yan. But if we're going to talk about macroeconomics in a bigger perspective, no, ang pinag-uusapan natin dyan, economic policy. Ngayon, ang pinag-uusapan dyan under macroeconomics, under economic policy, iikot lahat yan sa tatlong economic policy. No, economic policy has three policies. The first one is monetary policy.
under monetary policy, we talk about the supply of money in our economy. No? Kailangan bang there's a lot of supply or less supply of money to control inflation? Right? Then that's a monetary policy, the Banko Sentral ng Pilipinas controls, no? What we call as the monetary currency. Then afterwards, we also have the fiscal policy. We also have the fiscal policy in which we're talking about the taxation. All right? So in taxation, involved dyan ang BIR and the Bureau of Custom, right? So that's what we meant by that fiscal policy. How are they going to fiscal, F-I-S-C-A-L, fiscal, all right, pertaining to taxation, all right? Dito tinatanong natin yung from taxation to government spending. Kaya nga, di ba, nabanggit sa inyo kanina dito, sa fiscal policy, taxation, okay naman ang collection, no? Nabigyan nga ng budget ang Department of Agriculture. Kaso nga lang, in terms of government spending, kamukha ng paglalaan nila ng expenditure dito sa composting facility na nabanggit ko kanina, nasaan na? Hanggang ngayon, hindi pa nila ginagastos yung 1.1 billion. Nasaan ang government spending dun? Bakit nyo pinapatagal hanggang matatapos na yung taon? Ibig sabihin yan, may mangyayaring di maganda. Understood? Baka magkaroon ng overpricing. Kaya nga, iniipit nila sa taon. They want to have an overpricing. No, yan ang mga veteranong mga mangungurakot dito sa ating gobyerno. Ganun ginagawa nila. Kawawa ang mga kababayan nating magsasaka. So yan yung pangalawa, yung fiscal policy. Yung pangatlo is yung trade policy. Yung trade policy, we talk about the import and exportation. Import and exportation issues, all right? Ngayon, dito sa ating bansa, may problema tayo in terms of that. We have an imbalance of trade, no? Hindi balanse yung ating trade. Dapat pag sinabing balance of trade, dapat it has an equal footing. There is an equality between the percentage of import and export. But the problem here in our trade, no, is that importation is bigger than exportation. So, meaning to say, if importation is higher than exportation, we need to produce a lot of dollars. What if we don't have dollars anymore? We're going to buy dollars, alright? Bibili tayo ng dolyar. So, yung pera natin na Philippine currency, yun ang bibili, ang gagamitin natin pambili ng dolyar. Para makabili tayo ng import, makapag-import tayo sa ibang bansa. So, the thing is, ang nangyayari, our economy umaasa sa the dollar reserve. No, the forex. Umaasa tayo sa importation sa ibang bansa, no? Kaya mataas ang importation. Umaasa tayo. The economy depends upon the importation. Na dapat makombat 'to ni President Marcos Jr. Dahil ang daming nagkukurakot dito. Una-una na si Department of Agriculture, bro, 300,000 metric tons na asukal ay i-import natin, but we have a lot of stocks, no? No, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sa probinsya. No, they're hoarding it, no? They're committing criminal activity, no? Just to profit from their self-interest, no? Grabe itong mga taong 'to. So, 'yun ang nangyayari. Kaya dapat nga sana lahat palitan 'yan, no? Palitan 'yung mga official nila diyan sa gobyerno na 'yan, lalo-lalo sa Department of Agriculture. Kaya backward ang ating agriculture dito sa ating bansa. We cannot achieve sustainability unless mapalitan lahat ng mga opisyal na nandyan. Alright? So, yun ang sa macroeconomics. Sa macroeconomics din, pinag-aaralan dyan yung inflation. No, yung inflation dyan, pinag-aaralan yan. Alright? Ngayon, ito pa, idagdag ko, no, ibalik ko lang sa microeconomics. Sa microeconomics, pinag-aaralan natin dyan yung pricing theory. Kaya tayo meron dyan, may topic tayo dyan, cost of production. Para mapag-aralan natin yung pricing ng isang product. Microeconomics yan. The president and, okay, I'll mute the mic.